Labanan sa Ukraine. Halos umabot na ng isang taon, maiinit pa rin ang salpukan ng mga sundalo. Habang patuloy ang pagpapadala ng mga militar mula sa Russia, patuloy ang pagdating ng mga sandata mula sa kanluran. Nagulat ang lahat ng isang masaklap na pangyayari ang naganap, na lubusang ikinalungkot at ikinagalit sa social media. Halos 100 sundalo ang napatay, hindi dahil sa labanan, ngunit dahil sa cellphone. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Maraming sundalo mula sa Russia ang nananabik na marinig ang boses ng kanilang mga mahal sa buhay upang ipaalam na sila ay ligtas sa kapahamakan. Lingid sa kanilang kaalaman na ang paggamit nila ng cellphone ay ang magdudulot ng kanilang katapusan. Ilang daang libong mga tauhan ang pinadala ng Russia sa bandang kanan ng Ukraine, lugar kung saan napakainit ng labanan mula pa noong taong 2014. Apat na teritoryo na na-annex ng Russia o pinahayag ni Putin na bahagi ng bansa noong nakarang Setyembre taong 2022. Kasali dito ang Donetsk, Luhansk, Kherson at Zaporizhia, ang mga tinatawag na contested area o teritoryong pinag-aagawa ng Russia at Ukraine. Ang pahayag na annexation ay hindi tinanggap ng mga taga-kanluran, ng NATO, ng Amerika, lalo na ng mga Ukrainians. Ang pangangkin sa kanilang lupain ay labag raw sa batas at ang botohan ay sapilitan sa gitna ng barilan. Imbis na lisanin ang lupang naging pag-aari na ng Russia, hindi ito tinantana ng mga pasabog at madugong labanan. Bago matapos ang buwan ng Setyembre, ilang daang libo ang pinadala sa apat na rehiyon upang pigilin ang pagsugod ng mga Ukrainians na may daladalang makabagong sandata. Ang High Mobility Rocket System, kilala ng marami bilang HIMARS. Ito ay naging game changer o dahil dito ay makakabawi na mga Ukrainians. Bago dumating ang upgraded na sandata mula sa Amerika, mga howitzer ang gamit ng Ukraine na umaabot lang sa mga halos 40 kilometro ang layo ng pasabog mula Makati hanggang Agonoy. Hindi nito maabot ang mga command posts, ammunition depots, electronic warfare station at iba pang gusali na gamit ng mga Ruso. Pero nung dumating ang HIMARS, nagbago ang lahat, nagsilbing game changer. Ang ulat ng New York Times na ang rocket system na gawang USA ay nagbigay tulong sa Ukraine na makatamo ng momentum sa labanan o makalamang sa Russia. Ayon sa ulat, isa-isang napasabog ang mga logistics, command and control ng mga Ruso at tuluyang nabawi ang siyudad ng Kherson. Umaabot hanggang 300 kilometro ang layo ng pasabog ng HIMARS mula Batangas hanggang Urdaneta, Pangasinan. Layo na kayang abutin ng mga mahalagang gusali na nasa Donetsk na dati ay hindi maabot ng self-propelled howitzer. Binigyang babala ng mga namumuno sa Russia ang malubhang peligro na dulot ng HIMARS at inabisuhan ng mga sundalo na nasa loob ng firing range nito. Kaya maingat na umabantay dahan-dahan sa bandang kaliwa ang mga sundalo ni Putin. Buwan ng Disyembre, nagpasya ang Russia na magdagdag pa ng kasundaluhan upang tugunan ang pangangailangan. Kung hindi ka naniniwala, heto ang patunay mula mismo sa Russia. Sinabi ng TASS News Agency, ang tagapag-ulat ng pamahalaan sa Russia, na aprobado ni Putin na paramihin ang kasundaluhan, daragdagan ang hukbo ng 30% at magpapadala ng karagdagang 20 grupo
sa kanang bahagi ng Ukraine. Sa huling gabi ng 2022, sa lugar ng Makiivka, sa kaliwa ng Donetsk Oblast, hindi matiis ng ilang daang mga sundalo sa ginawang barracks na hindi makausap ang kanilang pamilya. Bago sila matulog, kahit ilang saglit lang gamit ang cellphones, gusto lang nilang balitaan ang kanilang pamilya sa Russia na sila ay nasa mabuting talagdayan. Ngunit sa isang hindi inaasahang pangyayari, ang mga sundalo ay hindi na nagising. Ano ang cellphone triangulation? Ilang oras na lamang at papasok na ang taong 2023. Hindi maiaalis ang pananabik ng mga kasundaluan na makausap ang kanilang mahal sa buhay na siguradong nag-aalala sa kanilang kaligtasan. Lalo na na maraming masamang balita ang kumakalat ngayon sa social media ng Russia. Mga protesta sa St. Petersburg, barilan sa recruitment agency, pati ang pagluwas ng libo-libong kalalakihan palis ng bansa. Sa Ukraine, halos araw-araw at gabi-gabi, makikita ang pagbulusok ng mga drones galing Russia na gawa ng Iran. Sa kapital na Kyiv, ilang gusali ang napatag ng mga pasabog sa loob lamang ng buwan ng Disyembre. Maraming sibilyan ang nadamay, maraming bahay ang nawasak mula nung ang syudad ay paulanan ng mga missiles. Ganon din naman sa rehiyon ng Donetsk, mukhang sasalubungin ang bagong taong 2023 ng mainit na labanan. Walang hinto ang pagdagsa ng libo-libong mga sundalo at mga bagong recruit sa mga lugar katulad ng Makiivka sa bandang kaliwang itaas ng Donetsk Oblast. Bagamat nasa loob ng firing range ang Makiivka, medyo mas ligtas ito kumpara sa ibang rehiyon. Sino nga naman ang magtatakang sumalakay sa kampo ng ilang daang sundalo? Ilang araw o ilang linggo sila doon tumutuloy bago ipadala sa labanan. Walang duda na ang mga sundalo ay hindi mapigilan na tawagan ang kanilang pamilya ngayong matatapos ang taon. Taong puno ng peligro. Naghanda ang kasundaluhan para sa abalang umaga ng bagong taon. Marami ang hindi makatulog dahil sa mga pangangamba. Pero yung iba na nahimbing ay siguradong may lakas upang salubungin ng mga Ukrainians sa mga susunod na araw. Sumapit ang unang oras ng 2023, namulat ang buong Russia sa isang napakasamang balita mula sa na-annex na rehiyon ng Donetsk. Isang gusali ang nabalita na pinasabog nung madaling araw. Sa ikinagulat ng marami, ang nawasak ay ang ginawang barak sa Makiivka na tinutuluyan ng ilang daang sundalo. 6 na US-made missiles ng HIMARS ang pumatag sa gusali. Kaya ang tanong ng marami ay, kung sinabing ligtas ang lugar ng Makiivka, paano ito napasabog? Bakit hindi natin pakinggan ang sabi mismo ng militar sa Russia? Ito ang pahayag ni Lieutenant General Sergey Sevriukov. В настоящее время работает комиссия по расследованию обстоятельств происшествия. Но уже сейчас очевидно, что основной причиной произошедшего стало включение и массовое использование, вопреки запрету, личным составом мобильных телефонов в зоне досягаемости средств поражения противника. Ayon sa opisyal, sa kasalukuyan ay iniimbestigahan ang buong kaganapan. Pero malinaw raw na isa sa mga dahilan ay ang madalas na paggamit ng cellphone ng mga sundalo. Paano ito nangyari? Ito ay dahil sa tinaguriang signal triangulation. Ang mga cellphone towers o antena ng komunikasyon sa Donetsk ay hawak ng mga Ukrainians. Bukod sa maaaring i-record ang mga usapan ng mga sundalo, napiping ang lokasyon ng gumagamit ng cellphone. Ilang araw bago matapos ang taon, lalo na nung gabi ng Disperas, sabay-sabay na tumawag ang mga sundalo sa kanilang pamilya sa Russia. Nung ginamit nila ang kanilang cellphone, natanggap ng pinakamalapit na cell tower ang radio frequency at nagpadala ng signal ang cell tower sa switch center na nag-ooperate ng antena ng mga Ukrainians. Dito naping o natuldukan ang lokasyon. Bukod doon, kita sa mga drones o satellite na maraming nagaganap sa Makiivka
At ang barracks ay katabi ng isang artillery depot o imbaka ng armas ng mga Ruso. Kaya nung ito ay pinaulanan ng 6 na guided missiles mula sa HIMARS, halos imposibleng makaligtas ang nasa loob ng gusali. Matapos ang insidente, marami ang nagsisihan, mga vlogger sa Russia, mga pamilya ng naiwan, pati ang mga opisyal sa militar. Marami din ang nagpahayag ng kanilang galit sa mga Ukrainians at humihi ng hustisya. Ang ulat ng The Moscow Times na nagdadalamhati ang mga taga-suporta ng Kremlin dahil sa pagkamatay ng mga sundalo. Ayon sa social media, mayroong mga kamag-anak na hindi nakakatulog ng ilang araw dahil sa nangyari. Sa isang telegram, isa sa mga asawa ang humiling na ipaghiganti ang luha ng mga ina at nabiyod ang asawa at naulilang anak. Sa kasalukuyan, ang mga taga-Samara ay nagluluksa ng ilang araw. Pangyayari na hindi nila makalilimutan. Pangyayari na magdudulot ng sikip sa kanilang dibdib. Ang tugon ng Russia ay ang walang humpay na labanan sa kanilang military operation. Marahil sa inaarap, masasaksihan ang pagtapos ng digma at sa wakas ay maiwasan na ang pagkitil sa buhay sa mga Ukrainians, pati sa mga Russians. Anong aral ang mapupulot dito? Ang punot dulo ng maraming digmaan ay isa lamang. Ito ay dahil sa kapangyarihan. At iisa din ang resulta, ang pagpaslang sa mga mamamayan. Nakalilimutan man ang gulo, pero ang hinagpis ng mga naiwan ay hindi natatapos. Kahit pa dumaan ang mahabang panahon, ang dalamhati ng puso ay hindi humihinto. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.